So, ito na ngayon. So, sabi ng paragraph B, there is an juris o mapanganib that during the period of probation, the offender will commit another crime. Unang-una, mapanganib. Pangalawa, may posibilidad na siya ay gagawa uli ng krimen. So, natatandaan ba natin yung objectives ng ating probation? Natatandaan niyo ba yung objectives? Yan, natatandaan may objectives of probation. Natatandaan niyo ba yun? Natatandaan po yung objectives ng probation, yung purpose. Yan, parang binanggit ko na sa inyo yan nung mga second meeting natin or first meeting natin. Okay, so parang hindi kayo nagbabasa-basa. Guys, yung mga videos na meron tayo, nakalagay na yan sa inyong Google Classroom. No? Bukod sa nakalagay sa Google Classroom yon, pinapasa ko pa yan sa inyong Messenger. Okay, so walang dahilan para hindi nyo mabasa yan. May notes pa kayo. Diba? May live lecture pa kayo. O, lahat sa inyo, nasa inyo na ang means. Okay? So, tuloy na natin dito. Sa mapanganib daw ang tao, sabi dyan, on the objectives of probation, di ba? One of the objectives ng probation natin, prevent commission of what crime? Okay? It prevent the commission of the crime. Eh kung mapanganib ka at gagawa ka ng krimen, then there is no purpose. It violate the objectives, it violate the purpose on probation. Dahil nga mapanganib ka. Okay, ano yung kaninang ano natin? Ano yung isa sa kaninang criteria? Ang sabi dyan, that the person is in need of correctional treatment. Di ba? Una, correctional treatment. O dapat correctional treatment. Pangalawa ngayon, there is an juris. Mapanganib, baka pwede uli maggawa ng krimen. Ayan. Or may posibilidad na makagawa ng krimen. Or mapanganib siya. Baka mamaya kung during supervision niya, biglang ano, magloko, sumira sa kanyang pangako, gumante sa kanyang mga biktima. Yan ang binabanggit ng paragraph B. Next, punta naman natin ang paragraph C. Ayan ha, paragraph C. Ano ang sabi ng paragraph C? Probation will depreciate the seriousness of the offense committed. Okay? Ang sabi dyan, probation will depreciate the seriousness of the offense committed. Okay? Seryoso ang offense. Pero ang nangyayari, once na binigyan mo ng probation, parang sinasabi mo, mababa lang ang krimen. Example nito, si X ay nagawa ng krimen, crime of rape. Ang tanong, bibigyan ba natin siya ng probation? Remember, a crime of rape is in the violation of Republic Act 8353. Ang tanong, will you grant probation for those or a person who committed a crime of rape? Bibigyan ba natin? Yes or no? Crime of rape. Bibigyan ba natin? Yes or no? And also remember, a crime of rape is a form of heinous crime. Okay? That is a form of heinous crime. As defined under Republic Act 7659. That a crime of rape is an heinous crime and it is punishable by death penalty. Pero dahil abolish ang death penalty natin, inilalagay nila yan sa reklusyon
perpetua. Ang tanong, will you grant probation sa isang rape offender? The answer is disqualified. Okay? What if kung binigyan natin ng probation yan, yung rape offender na yan, parang sinasabi mo, ang rape ay mababang klase lang. So, hindi pinapayagan ng batas na magbigay ng probation sa isang krimen na seryoso at mabigat, tapos bibigyan mo ng probation. Hindi pinapayagan ng ating batas yan. Next, any crime of homicide. Yan. Any crime of homicide. Will you grant probation for the crime of homicide? Yes or no? Yan. So, no pa rin yan. Pag binigyan mo ng probation yan, parang sinasabi mong magaan lang ang pagpatay. Remember, as provided by Article 248 Ben o 249. Bahala na kayo kung anong article man yan, no? So, pagpalagay na lang natin na sa art na sa crime against person na lang yan. Crime against person. Kung halimbawa, pinatay mo, sino ang pinapatay mo dito sa ano? Sa homicide. Sino pinatay mo sa homicide? So, that is just a what? Intentional killing. So, intentional killing. So, sino ang mga pwede mong pinatay? Pinatay mo yung kapitbahay mo. Habang nakikipagsuntukan ka, pinatay mo. Di ba? So, ang tanong natin, bibigyan ba natin ng probation ang isang tao na commit ng homicide? There is no. How about murder? How about murder? Yan. On the Article 248. Yan. 248 ito. 249. On the Article 248 of the Revised Penal Code, will you grant murder para sa nag-commit ng crime para sa probation? Magbibigay ka ba ng ano? Ng probation sa crime na murder? Bawal. Okay? Next, halimbawa, frustrated murder. Frustrated murder. Will you grant probation for the crime of frustrated murder? Yes or no? No pa rin. Kasi pag binigyan mo ng probation yan, parang sinasabi mong okay lang ang pumatay o pagtatangkang pagpatay na merong qualifying circumstances. Yan. Parang sinasabing mababang klase lang yan. Diba? Parang sinasabi mo, ang buhay ng anang tao ay parang buhay ng hayop lang. Mali yun. Okay? Maling sabihin yun. Kaya ang sabi ng ating batas, wag na wag mong bibigyan ang isang mabigat na krimen ng probation. Dahil parang sinasabi mo lang, magaan lang ang ginawa nilang krimen. Nakakasunod ba tayo? Nakakasunod ba? Okay. Balikan natin yung ano? Balikan natin yung paragraph A. Ano yung paragraph A? Kung base sa inyong pagkakatanda. Ano yung paragraph A? Ang sabi ng paragraph A, that the person who applying for probation is in need of correctional treatment. Diba? Need of correctional, yan, correctional treatment. Yan. Ano pa yung letter B? The person who applying for probation is injurious. Yan. Injurious. Mapanganib. Or there is a possibility na magawa uli siya ng crime. At ang pangatlo, it depreciates the seriousness of the offense committed. Maliwanag sa inyo, mga tropa? Maliwanag ba? Maliwanag? Okay, so that is the end of the part 6.
So let's proceed on the part 7.